Hello mga idol! Welcome back dito sa JB Vlogs TV. Kumusta kayo? So bali ngayong araw pag-usapan natin yung mga materialis na ano na ginagamit ko sa saranggola gaya ng ano, tali tsaka sumba, okay? So eto syempre unahin natin na sabihin at pag-usapan yung tungkol sa sumba. So, tungkol sa sumba naman, kung anong mas maganda gamitin, tsaka kung ano yung mga mas malakas gamitin na sumba, okay? So, unang-una, pinakamalakas para sa akin na na-try ko na, cinema film, tsaka laminating film, okay? So, sa cinema film, ang maganda dun, syempre, madali na siyang gawin kasi gugupitin mo na lang. At kapag nilagay mo sa sumba mo, malakas na siya. Pero kailangan yung kawayan mo matigas din siya, tsaka ang haba niya hindi siya bababa sa 90 cm. Okay, tandaan niyo 'yon, 90 cm. At syempre ganun din sa laminating film, kailangan yung laminating film matigas din yung kawayan niya at hindi rin bababa sa 90 mm. Ang maganda noon, pag pagkukumparin ko yung dalawa, parehas na malakas. Kasi nakadepende na lang sa kapal nung string niya, yung kanyang lakas, di ba? Ito na lang, kunyari, kapag yung isa, mas makapal yung film niya, okay, mas makapal yung kanyang string, pwedeng magiging mas malakas siya kumpara dun sa mas manipis yung string, okay? Tandaan nyo yun. Kung sino yung mas makapal yung string, okay, mas malapad, yun yung mas malakas dun sa dalawa. Sa laminating film, tsaka sa film strip, okay? Pero ang mahirap, sa film strip, syempre kapag malakas yung hangin o kay bagyuhan at matagal na siya sa itaas, pwede siyang ano, pwede siyang maputol o kay malagot dahil nababanat siya na sa sobrang siya sa vibrate. Kapag syempre, 'di ba kaya tumutunog yung string ng sumba dahil sa vibrate niya. So, kapag nagba-vibrate yung string niya, yun siya tumutunog, okay? So, kapag 'yan matagal nang na-stuck sa taas o kay matagal na siyang nagba-vibrate sa itaas, malalagot siya, lalo kapag sobrang lakas ng hangin, okay? Yun yung, ano niya, yun yung mahirap sa cinema film o kaysa film strip. At dun naman sa laminating film, para sa akin, medyo mas okay o kaya mas maganda siya kapag ikukumpara mo siya sa cinema film, para sa akin. Dahil yung laminating film, mas makapal siya kumpara sa cinema film o kaysa film strip, tapos mas matibay. Para siyang plastic bottle, hindi siya nababanat o kaya hindi siya parang rubberized. So, mas matibay siya. Tapos, ang maganda dun, mas tumatagal, syempre, dahil matibay. Kahit bagyon yung hangin, yung saranggola mo, nabali na. Pero yung sumba mo, okay pa din. Andun pa rin siya, hindi pa rin siya sira, diba? Kaya kung pagpipiliin ako, para sa akin ang pipiliin ko, syempre, laminating film. Bakit? Kasi sa laminating film, bukod sa mas matibay, mas madali rin siyang hanapin kumpara sa cinema film. Dahil ang cinema film ngayon, hindi na ginagamit, ang nangyayari, bihira na siya lumabas, okay? Kaya ako nagkaroon ng cinema film dati, dahil sa torotot na ginagawa ng mga taga Chaong Quezon ata. Taga Chaong Quezon kasi yung binilang ko si Kuya Franz TV. So may nagtitinda doon ng torotot na ano, gawa sa cinema film. So yun yung ginagawa kong sumba, pinapadala sa akin ni Kuya Franz TV na binibili ko dati. Pero sa pagdating sa laminating film, pwede kang umorder sa bayan o kay sa Shopee, okay? Sa Shopee, mas madaling hanapin kasi, di ba, isa-search mo na lang, search mo doon laminating film. At kung anong brand yung ire-recommend ko sa inyo, ang piliin nyo na brand, yung parang kagaya ng kay Kapalipad na Summit-Summit, yung Yesen. Tapos yung, ano niya, yung kapal niya, 250 microns. Makikita mo naman doon kapag order ka sa Shopee, di ba? Select variation. So makikita mo doon 250 microns tsaka may magkakaiba kasi na microns 'yun eh. Una 150, 200 tsaka 250. So tatlo 'yun. Ang piliin mo yung 250 microns para mas matibay at mas makapal, okay? Tapos ang kanyang lapad nasa 9 cm lang. Huwag ka nang order nung mga nasa ano, nasa 18 ganun, di ba? Hindi mo yun magagamit lahat kasi yung 9 inch, sobrang kapal na nun eh, ganito na yun eh. Kita nyo naman yung pinakita ni ano, ni Summit-Summit o kayong yung nasa vlog niya nung kailan na laminating film, di ba, sobrang kapal. Kahit 10 taon ka na magsaranggola, hindi mo maubos yung ganun kakapal na ano eh, na pang sumba lang eh, di ba? So sa mga gustong matutunan yung ano,
tutorial ng laminating film. Nude kayo kay Summit Summit dahil wala pa akong tutorial noon kasi hindi pa ako nakaka-order sa ngayon, 'di ba? O-order pa lang ako para doon para masubukan na natin, 'di ba? Kasi cinema film dati yung hilig ko, kaso nga lang, 'yun nga, madali malagot. So mas okay yung laminating film. 'Yun yung maganda, okay? So search nyo, ulitin ko, Yesen laminating film. Tapos ang variation niya 250 microns tsaka 9 cm, okay? Yesen na brand. Huwag kayong order ng Quaff kasi yung Quaff medyo mas marupok siya dun sa Yesen. Mas matibay yung Yesen. Okay? So yung proseso na kay Summit Summit, panoorin nyo na lang. At syempre, sunod natin pag-uusapan. Paano naman kapag yung sumba mo DIY lang? O kaya ay gawa lang siya sa plastic bottle? Okay? So eto, pag-usapan natin yung dalawang klase ng plastic bottle na sumba. So unang-una dyan yung Mountain Dew. Diba? Yung Mountain Dew, ang proseso niyan, 'di ba, kakayasin mo. So kakayasin mo, papakinisin mo, papanipisin mo, 'di ba? So ang gagamitin mo doon, bubog. Tsaka syempre, pagkatapos mo siyang kayasin, kapag medyo napanipis mo na ng kaunti, 'wag sobrang nipis kasi pwedeng maputol. Pag napanipis mo na, pwede mo na siyang lihain. 'Wag kayong gagamit ng liha na sobrang gaspang. Ang gamitin niyo na liha para mas malakas at mas maganda yung tunog niya, kailangan na gamitin nyo doon yung maano lang, manipis lang, o kaya hindi sobrang gaspang, pampakinis kumbaga, para yung ano, yung string o kaya yung Mountain Dew na kinayas mo, hindi siya bako-bako, magmukha siyang parang ano rin lang, parang cinema film, di ba? Kuminis siya. So pagkatapos mo yung gawin, di ba, pwede mo na siyang gupitin o kaya ayusin yung ano, yung kanyang lapad, tansyahin yung kanyang lapad. So may tutorial na ako niyan, syempre lalagay ko na lang sa description ko kung gusto mong matutunan. Kailangan matigas din yung kawayan niya kasi kapag hindi matigas, hindi niya mababanat ng masyado yung string, basag yung tunog niya, 'di ba? Pero kapag medyo matigas, syempre mas magiging buo yung kanyang tunog, 'di ba? Nasa inyo kung gusto niyo kapalan o kaya inipisan yung tunog, kasi kapag makapal, alam niyo naman na yung tunog niya malago o kaya yung sa ano eh, tawag namin doon mabangog, o kaya yung buong-buo talaga. 'Di ba? Kumbaga sa tao, sa lalaki, mamang-mama, 'di ba? Parang Raul ganun, 'di ba? Hindi, joke lang. So, kapag matinis naman, kailangan, kung gusto niyo matinis, kailangan manipis para matinis. Yung maganda, medyo mas nakakarindi para sa akin yung matinis kaysa sa makapal, kasi yung matinis sobrang ano ng tunog eh. Sobrang high pitch. Kapag sa makapal naman, mas malakas siya, pero yun yung maganda, 'di ba? Tunog baka kumbaga. Okay? Tapos ang next naman, yung problema naman sa Mountain Dew, mga idol. Syempre, mahirap gawin, 'di ba? Kakayasin mo pa at kailangan makuha mo pa yung tamang technique para magawa mo siya. So, pero maganda nun, matibay kahit bagyuhan yung hangin, hindi siya napuputol. Okay? So, never pa ako naka-experience ng naputol yung string ng Mountain Dew na sumba na ginawa ko. Tapos minsan kasi, kailangan talaga ng mga ganyang sumba, yung DIY o kaya yung plastic bottle. Yung hangin dire-diretso tsaka malakas para tuloy-tuloy din yung kanyang tunog. Kasi kapag humina ng konti yan, mawawala na yung tunog niya. Tutunog na lang ulit siya kapag malakas na naman yung hampas ng hangin sa itas, diba? Unlike ng mga cinema film tsaka laminating film, kahit medyo humina na yung hangin, andun pa rin yung tunog niya. Hihina lang ng konti, diba? Pero tumutunog pa din. Pero kapag sa plastic bottle, nawawala. So kailangan bagyuhan, diretso yung hangin na malakas, diba? Okay, pangalawa naman, syempre yung plastic bottle ng 1.5 na Coke, 'di ba? Kasi dalawa 'yan eh. Mountain Dew tsaka plastic bottle na yung transparent o kaya yung 1.5. So sa 1.5, parehas din lang naman sa ano, sa Mountain Dew ng proseso. Parehas din na matibay. Kapag usapang lakas din, parehas din. Parehas din yung kanilang lakas. Depende na lang sa kapal o kaya sa lapad o kaya sa laki ng sumba mo. So, pero ang mahirap sa ano, sa plastic bottle na tawag dito, 1.5, syempre, medyo mas mano to eh, mas makunat siya kumpara sa Mountain Dew. Kapag nagsisimula ka pa lang na gumagawa, since medyo mas makunat siya, kailangan makuha mo yung tamang kapal.
tsaka yung tamang lapad nung ano nung string para tumunog yung sumba mo. Pero once na nagawa mo, para sa akin mas malakas siya kumpara sa Mountain Dew, 'di ba? Kasi mas makunat 'to eh, mas matibay ito kumpara sa ano sa Mountain Dew para sa akin, 'di ba? So 'yun yung maganda sa plastic bottle na 1.5. At ang medyo pangit naman dito. Syempre, yung kulay niya ano lang, transparent lang, di siya matingkad tignan, di kagaya ng ano ng Mountain Dew, 'di ba? Kulay neon green, 'di ba? Matingkad yung kulay niya, kitang-kita. Pero okay lang naman, maliit lang naman na bagay. So, pero kung gusto mong maporma yung saranggola mo, maganda yung kulay. Tapos malakas yung sumba mo. Syempre, Mountain Dew, 'di ba? Okay, so next naman natin na pag-uusapan. Usapang tali naman na ginagamit ko. Kasi ang ginagamit ko na tali, dalawang klase, okay? Na pang ano to, panali. Hindi siya panali. Okay, pang assemble. Ginagamit ko to talaga sa saranggola kapag papaliparin. So, dalawa yung gamit ko. Diba? Tansi, tsaka end. So, same yan na plastic, hindi siya cotton, okay? Hindi siya parang ano ng sinulid, diba? Kasi yung mga nylon ganun, okay? Paninang sako, para siyang hibla ng sinulid na pinagsama-sama. So, unahin natin na pag-usapan tong end. Kasi kakabili ko lang ng end ngayon. Dahil para may magamit ako kapag okay na yung hangin dito. Tsaka nakagawa na ako ng marami kong gorgon ulit. So, tong end na to, nabili ko siya ng 110 pesos. 200 meters na to. Ang size niya, size 3. Okay? So, ang kagandahan ng end, mura siya. Ito yung pinakamura na pinakamatibay. At syempre waterproof, hindi kagaya ng mga nylon na ano tawag dito, cotton, pag laging nababasa, may tendency pag tumagal rumurupok. Eto naman, kahit basahin mo, since plastic waterproof, hindi siya rurupok, okay? Yun yung maganda dito sa end. Tsaka ang end naman, ang medyo mahirap dito, once na ano, yung tali mo kumaskas sa bubungan, sa kahoy, okay, sa kuryente, kapag sumirip yung saranggola mo, once na kumaskas, putol siya kaagad. Kasi, yun nga, plastic, di ba? Madali lang siyang masira. Madali lang masira ang plastic kapag kiniskis mo. So, kahit try nyo, kahit anong plastic, kapag, di ba? Nagagasgas. Yun yung mahirap dito sa end nylon. Tsaka, pangalawa, masakit sa kamay. Bumabaon siya dahil, kita nyo naman yung pagkakagawa. Kita nyo naman yung pagkakagawa, di ba? Gaganyan mo, magaspang. Kaya siya masakit sa kamay. Tapos hindi siya kumakapit kapag gumagamit ka ng kahit anong gloves, kahit yung rubberized pa na gloves. Hindi siya kumakapit, kaya madulas siya sa kamay, masakit sa kamay, lalo kapag sobrang ganit nung saranggola mo, okay? Yun yung mahirap dito sa end, okay? Pangalawa, eto. So, eto naman, tansi naman yung pag-uusapan natin, okay? Sabihin ko yung maganda dito sa tansi. Ang maganda sa tansi, ito yung pinakamatibay na panali sa saranggola. Pag hatakan lang ang usapan, mas matibay ito sa lahat. Okay? Tapos, ang maganda dito, may mga, mas marami kasing size ang tansi kumpara sa end. So, dito sa tansi, makakapili ka talaga ng mga bagay sa saranggola mo. Parang itong sa akin, ang size nito, pag-usapang LBS, 190. Okay? Tapos, ang millimeter niya, 130. So, kayang-kaya na ito kahit yung dalawang dipa na saranggola. Basta wala siyang damage. Yun yung maganda dito. At, ang tansi, may mga kilo-kilo kasi yan eh. Okay, labay. So, makakabili ka ng mga mahaba. Hindi kagaya ng ano, makakabili ka ng mga mahaba na continuous. So, kaya yung wala siyang dugtong. Okay? Kunyari, bibili ka ng 1 kilometro. Continuous na yun, wala na siyang dugtong. Pero sa end kasi, ang limit niya lang, nasa 200 meters lang yung pinakamahaba niyan. Okay? Kung gusto mo naman humaba to, syempre, ang kailangan mong gawin, idugtong mo. Eto, kahit 1 kilometro makakabili ka ng continuous. Yun yung isa pa sa maganda dito sa tansi. At isa pa sa maganda sa tansi kasi, mga idol, pag maganit, di ba kailangan mo ng gloves? Pag ang gloves mo, rubberized. Okay, yung may rubber na gloves, yung ano, yung pula yun, tapos itim yung kanyang ano, na parang pintura. So, yun yung mga ginagamit ng mga mangingisda para kapag namimingwit sila, mahatak nila yung tansi. Kasi tansi yung ginagamit sa pamimingwit, di ba? Lalo sa mga malalaking isda sa dagat. Nabibili lang yung mga ganung gloves ng 50 pesos sa palengke. Napakarami nun, okay? Tapos, yun nga, maganda, makapit kapag ginamit mo sa
tali mo. Kahit maganit yung saranggola mo, syempre, mabilis mo pa rin may bababa at saka mabilis mo pa rin mahatak yung tali. Mahawakan mo siya ng mahigpit. Diba? So, hindi siya dumudulas sa kamay. Yun, makapit. Pero, ang pangit naman dito sa tansi, ito, nasabihin ko na yung mga pangit naman dito sa tansi. Mahal, diba? Pricey. So, mas mahal siya sa, kumpara sa mga ibang tali. Mas mahal siya sa nylon, mas mahal siya sa ent. Ito yung isa sa mga pinakamahal na tali na ginagamit sa saranggola, 'di ba? Nakadepende pa yan minsan sa brand. Pinakamura na tansi na alam ko, Shark Monoline, 'di ba? Goods na 'yon. Tapos ang medyo mas mahal doon ng konti, syempre yung Seahorse yung ginagamit ko. Yung mga mahal na talaga na tansi, yung mga ano na Yamato, King Eagle, yung mga 'yon, yun na yung mga pinakamamahal talaga na tansi. Yun. Yun yung mahirap. Okay, yun yung pangit sa tansi mahal. Pero sulit naman eh. Di ba kapag gagamitin mo? Kung gusto mong magkaroon ng sobrang tayog na saranggola, sobrang tas ng lipad, yung tipong gusto mong paabot hanggang sa ulap, may mga tansi na ganun kahaba. Di ba? Pangalawa na pangit dito, may mga tansi kasi na lalo kapag low quality, nababanat siya. Nababanat. Tapos ang nangyari, kapag nababanat siya, pumipilipit. Yun yung pangit, di ba? Pag tapos kakapulon mo, yung tansi mo, nagiging pansit eh. Nagiging kulot eh. Di ba? Nagiging ganyan, no? Lalo kapag yung pulunan mo, ekis. Kaya ako nilagay siya sa ano, kaya ako siya nilagay sa straight para hindi siya masyadong mamilipit. Okay? Kahit medyo nababanan na. Kaya hanggang ngayon, hindi pa masyadong kulot tong tansi ko. Hindi kagaya ng tansi ko dati, nung di ko pa alam gumamit ng ganito, ekis pa yung pulunan ko dati. Yung tali ko, kailangan mo munang banatin para mistrik. Kailangan mabanat ng saranggola para mistrik. Pero kapag nakalapag siya, nangungulubot na ganyan, okay, nagkukulot na ganyan. Hindi kagaya na ito, di ba? Kapag gayaan mo, nakaano pa rin. Okay pa rin siya. Okay? Kasi nasa straight na stick na kulunan. Hindi siya napapaikot-ikot. Tsaka kahit mabanat siya ng saranggola, okay pa din kasi okay yung alignment niya dun sa may kahoy. Okay yung pagkakasalansan o kayo pagkakapulon niya. Okay? So, gumamit kayo ng single stick lang. Aralin nyo kung paano magpulon sa single stick para maiwasan nyo yung problemang ganun, yung namimilipit. Pero may solusyon din doon yung iba ginagamit nila. May parang nilalagay sila na ano, swivel. Swivel yung tawag nila, swivel. Nilalagay nila dito, tatali nila sa dulo ng ano, ng tansi nila pa. Tsaka sa okay sa parisukat ng saranggola. So swivel 'yon, kahit na umikot-ikot yung saranggola mo, kaya kahit nababanat yung tali mo at umikot-ikot kapag nagpupulong ka. Ayun, napipigilan niya yung parang pag-ikot, parang ring kumbaga. Ring na ano siya, na rotatable. Okay, kumbaga sa tripod, kung nagigets niyo yung sinasabi ko. Kapag sa tripod, parang ball cap na kahit na iganyan mo, hindi siya mabubuhol. Swivel. So, pwede nyo i-search sa Google o kaya sa Shopee, meron din, di ba? Para makita nyo. So, yun yung mga masasabi ko pagdating sa mga ginagamit ko na ano, na mga materialis sa saranggola, okay? So, sana may natutunan kayo kahit papano sa video na to. At pwede kayo mag-request ng mga gantong content, yung mga yung mga review pagdating sa materialis para malaman nyo yung mga information, okay? Para may bahagi ko sa inyo yung mga kaalaman ko pagdating sa mga paggamit ng ganito. Kasi etong mga sinasabi ko dito, disclaimer lang ah. So, hindi ko to binasa o kaya hindi ko to tinanong sa iba. Sariling experience ko dahil napakatagal ko nang sa saranggola since 2008 pala, di ba? O 2010 dati nung natuto ako gumawa ng gorgone. Pero sa saranggola na ako noon, pero hindi pa ako gumagawa. Natuto na lang siguro ako gumawa nung 2010. So, ilang years na rin? 11 years? Di ba nga? 11 years na ngayon, 'di ba? Kasi patapos na yung 2021. So, 'yun, sana inaibahagi ako sa inyo kahit papaano mga idol, okay? At kung ngayon ka pa lang nakabisita o kaya napadpad dito sa akin channel, syempre, huwag mo nang kakalimutan na pindutin yung subscribe at i-click mo na rin yung notification bell para every time na mag-upload ako ng mga content ko pagdating sa saranggola. Okay, kung gusto mo pang matuto sa mga sinishare ko na tricks o kaya tips pagdating sa saranggola, updated ka, 'di ba? So, kita-kits na lang sa mga susunod ko na vlog. God bless.